Ayan. JL, good morning po, Kap Miss Mel. Tanong lang po, may nag-interview sa akin. Uno restaurant daw. Gusto niya po akong i-hire. Di ata siya designated. Pwede po ba mag-apply daw siya sa AIPP? Pwede naman. Possible naman yun. As long as ma-qualify siya as designated employer para makapag-apply siya ng endorsement at yun ang gagamitin mo for AIPP. Pero if may ongoing, suggest to contact us at KAPmunity Canada kasi meron kami mga pwedeng ibang option para ma-hire ka niya. Yes. Ay, alam mo, nakakuha ka ng employer, di ba? Ito yung mga sitwasyon, Miss Mel, na nakakuha ka ng employer pero si employer, it's either hindi aware or knowledgeable sa immigration. Diba? Ito yung mga sitwasyon na may mga employer na gusto mag-hire pero talagang walang alam pa sa Canada immigration. Nasa Canada sila pero hindi nila yung forte. Ang forte nila is to grow their business. Diba? So I think this is also one way or this is the right time to reach out with a professional para matulungan yung employer nyo na kunin kayo. Diba? Kasi may mga employer na they have lots of time to invest para i-hire kayo, sila ang gagawa ng mga process or application. May mga business owners naman or mga employer na, ay wala akong oras dyan, hindi nila ako mag-hire ng foreign workers, di ba? So, if you really need help, we can definitely help you. You can message us at info@KAPmunityCanada. Nasa screen po yan. Congrats daw sabi ni Tin. Tin, maraming salamat. Need po ba sabihin during the medical exam doon sa sinasabi ni ano ni Fatima na condition niya? Tingnan mong mabuti ko ano yung tinatanong doon sa kanilang check-up. Kasi ayun yung history na hindi tinatanong kung merong kantalasinya. Ayan. And of course, okay lang po ba mag-upfront medical si wife? Kahit mga April pa siya makapag-lodge ng application since nasa Pinas po ako nag-process ng Polo OEC. Salamat po, Kap Miss Mel. I strongly suggest huwag muna kasi may validity ang mga medical. Ngayon, kung hindi siya makapasok agad ng Canada, then uulitin at uulitin si medical. So sayang lang. Since hindi naman mahirap magpa-medical sa Pilipinas, then wala namang kaibahan kung mag-request sila ngayon, tapusin mo ngayong araw na to, kesa magpa-front ka tapos hindi ka agad siya makakapasok ng Canada tapos ma-expire ang medical. Uulitin niyo ulit yun. Yun. Thank you. And sabi ni Ray, enough na po ba ang 2.5 million as a proof of funds sa student permit is applying for open work and minor? We're still yet to pay tuition fee din po, 1 year amounting 600,000. And, hanapin ko yung karugtong niya. Medyo malayo. Nasaan yung karugtong niya? Nawala, Miss Mel. Yung 2.5 million, it's more than enough, actually. Uh-huh. Yun. Balikan na lang kita doon, Ray, kasi naputol. Hindi ko nakuha yung karugtong. Sabi ni Marinette, Marinette Estrella, good morning po, Kap Joe and Ma'am Mel from Dubai. Ayan, shout out sa mga taga-Dubai. Ma'am Mel, regarding po sa work permit under Lamia, okay lang po ba hindi pa PSA ang marriage certificate and ipapapasa kakasal lang po kasi namin last November dito sa Dubai? Working permit, magpapasa ng marriage certificate? Mm-hmm. Hindi actually mandatory magpasa ng marriage certificate eh. Mm-hmm. Ayan. Thank you, Marinette. If you have more questions, you can send us a message. And hello po, watching from Manila. More power po sa inyo. Ayan po mga kap, no. We would like also to invite you this coming free webinar po mga kap, no. We have a free webinar this coming Monday. Ang topic po natin is Canada Immigration Program for Skilled Workers. So February 8 po mga kap, 11 p.m. Halifax time. So that will be Monday, 11 p.m. If you're in Manila, that will be Tuesday, 11 a.m. So Canada Immigration Programs for Skilled Workers. How to immigrate here in Canada as a registered nurse po, February 15. Immigrate here in Canada under provincial programs, how PNP works,
February 22 po mga KAP. Info session about AIPP with KAP Joey Mismel on March 1. And study, work, and immigrate, how to be a permanent resident under student pathway, March 8 po yan mga KAP. So how to register po mga KAP, just go to the link webinar.kapunitycanada.ca po mga KAP. And it's a free webinar po mga KAP, kasama po ninyo kami ni Miss Mel. Ayun, commercial lang. Ayan. Kasi syempre, sayang naman ang information na binibigay natin, Miss Mel. Ayaw namin po mga KAP na ma-miss out nyo itong mga information na binibigay namin po sa inyo. And take note po mga KAP, kasama po natin ang napakaganda at napakabait na Miss Amelia. Yes. Okay ba yun? Yes! Sorry, wala. Hindi nag-contra, no? Hindi ka rin sa, grabe naman to. Yeah! Yes, agad yan. Nahihirapan ko pa ba yung sat? Alam mo namang magpakikot pa ako, di ba? Oo, nakagad. Sa panahon ngayon, wala nang pakikot. Wala na, oo. Tanggapin mo na, biyaya na yun, di ba? Sinabihan ka ng maganda, mabait. Yes! Baka magbago pa isip. Oo, live pa naman to. Yeah! Ayan, baka magbago pa isip, no? But anyway, sabi daw ni Sandy, hello, Mano. It's been a while. Later na lang po ako magtatanong. Ayun. Sabi na Miss Mel, marami talagang nakamiss sa atin eh. Yes. Namiss din kita, kung totoo sa'yo. Kaya nga, parang ang tagal no, ang tagal no. Pero 1 week lang no. Ayan. Hello po Miss Amelia, sabi ni Sandy. And of course, Kevin, Miss Mel. Until now po kasi wala pa din po akong MR. Ask ko lang po. Pwede po ba mag-follow up sa consultant ko diyan sa Canada? Even I have an agency dito, hindi sila magagalit if mag-follow up sa consultant. Bakit naman sila magagalit kung yung consultant naman is yun naman yung representative mo? Sa mga may consultant at may mga agency, trabaho po namin yan. Kaya kung gusto nyo kami utusan, mag-follow up ka sa immigration, feel free. Dapat po hindi kayo natatakot na magsabi sa amin kung ano yung gusto nyong gawin. Correct. Ito yung ano eh. Ito, sabi nga, hinire nyo eh, di ba? So, maximize it. Yes. Yeah. Dito sa KAPmunity, we're open arms po mga KAP. Open arms, open doors. Sorry, ganun, no? Congratulations po, Daddy KAP, watching from Laguna, Philippines. Actually,